Magandang umaga sa lahat. Ngayon po ay tatalakayin natin ang panimulang lesson ng entrepreneurship. Ang mga negosyo ang pundasyon ng ekonomiya. Ang mga negosyante ay may mahalagang papel sa pagbuo ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang produkto at serbisyo, kasama ang solusyon sa problema ng kawalan ng trabaho. Ang mga negosyante ay hinihimok ng ekonomiya sapagkat maaari silang magbigay ng maraming mga pagkakataon para sa mga walang trabaho na kabataan. Tataas ito sa bawat kita sa kapital, mas mataas ang pamantayan ng pamumuhay at tumaas ang individual na pagtitipid, kita sa pamahalaan sa anyo ng buwis sa kita, halaga ng buwis na idinagdag, tungkulin sa pag-export, tungkulin sa pag-import, at balanseng pag-unlad sa rehiyon. Relevance of entrepreneurship to an organization o kaugnayan ng pagnenegosyo sa isang organisasyon. Isa, development of managerial capabilities o pag-unlad ng mga kakayahan sa managerial. Nangangahulugan ito na ang isa sa mga benepisyo na makukuha ng isang negosyante ay para paunlarin ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala. Dalawa, creation of organizations o paglikha ng mga organisasyon. Nangangahulugang dahil sa mga negosyo, maraming mga organisasyon ang mabubuo. Tatlo, improving standard of living o pagpapaunlad ng pamantayan ng pamumuhay. Nangangahulugan ito na maaring itaas ng entrepreneurship ang katayuang pang-ekonomiya ng isang individual. Apat, means of economic development o mga paraan ng pagpapaunlad ng ekonomiya. Nangangahulugan ito na hindi lamang ang buhay ng negosyante ang bubuti pati rin ang lipunan kung saan matatagpuan ang negosyo. Concept of entrepreneurship o konsepto ng pagnenegosyo. Ang salitang entrepreneur ay nagmula sa pandiwang Pranses na entreprendre, na nangangahulugang magsagawa. Ito ay tumutukoy sa mga nagsasagawa ng panganib ng negosyo. Ang negosyo ay nilikha ng isang negosyante at ang proseso ay tinawag na entrepreneurship. Ang mga negosyante ay mga nagpapanibago, handang kumuha ng mga panganib at makabuo ng mga bagong ideya upang gawin itong natatangi at kumikitang mga solusyon sa mga kasalukuyang problema. Factor affecting entrepreneurship o mga kadahilanan na nag-uugnay sa pagnenegosyo. Isa, mga kadahilanan sa pagkatao na kinabibilangan ng A. Initiative, na nangangahulugang paggawa ng mga bagay bago pa sabihin. B. Proactive, na nangangahulugang maaari niyang maiuri ang mga pagkakataon at sakupin ito. C. Problem solver, na nangangahulugang maaari niyang mapanatili ang mabuting pakikipag-ugnay sa iba pa mga tao. D. Perseverance o pagtitiyaga, nangangahulugang handa niyang tapusin ang isang bagay kahit pa maraming pagsubok. E. Persuasion o pang-akit, nangangahulugan na maaari niyang akitin ang mga tao na bumili kahit na hindi ito bibili. F. A. Planner o isang taga-plano, nangangahulugang gumagawa siya ng plano bago gumawa ng mga bagay at huwag mabibigo subaybayan ito. G. Risk taker, na nangangahulugang handa siyang sumugal ngunit kakalkulahin niya ito sa una. Dalawa, environmental factor o mga kadahilanan sa kapaligiran, na kinabibilangan ng pampulitika, klima, sistemang legal, mga kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan at mga sitwasyon sa merkado. Common competencies in entrepreneurship o mga karaniwang kakayahan sa pagnenegosyo. Isa, decisive o mapagpas siya. Ang isang negosyante ay dapat maging matatag sa paggawa ng mga desisyon. Dalawa, communicator. Ang isang negosyante ay dapat magkaroon ng isang nakakakumbinsing pananalita. Tatlo, leader o pinuno. Ang isang negosyante ay dapat magkaroon ng karisma upang sumunod sa kanya ang mga empleyado. Apat, opportunity seeker o naghahanap ng oportunidad. Ang isang negosyante ay dapat may kakayahang maging una upang makita ang mga pagkakataon sa negosyo. 5. Proactive, pagkontrol sa isang sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na mangyayari o sa pamamagitan ng paghahanda para sa mga posibleng problema sa hinaharap. 6. Risk taker, mayroon silang lakas ng loob na ituloy ang kanilang mga ideya sa negosyo. 7. Innovative o makabagong. Ang mga negosyante ay may malalaking ideya sa negosyo at hindi sila tumitigil sa pagpapabuti at pag-iisip ng mga bagong kapaki-pakinabang na ideya para sa kanilang negosyo. 4. Opportunity seeker o naghahanap ng oportunidad.
ang isang negosyante ay dapat may kakayahang maging una upang makita ang mga pagkakataon sa negosyo. 5. Proactive, pagkontrol sa isang sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na mangyayari o sa pamamagitan ng paghahanda para sa mga posibleng problema sa hinaharap. 6. Risk taker, mayroon silang lakas ng loob na ituloy ang kanilang mga ideya sa negosyo. 7. Innovative o makabagong, ang mga negosyante ay may malalaking ideya sa negosyo at hindi sila tumitigil sa pagpapabuti at pag-iisip ng mga bagong kapaki-pakinabang na ideya para sa kanilang negosyo. Core competencies in entrepreneurship o mga kakayahang pangunahin sa pagnenegosyo. 1. Economic and dynamic activity o pang-ekonomiya at pabago-bagong aktibidad. Ang entrepreneurship ay isang gawaing pang-ekonomiya sapagkat nagsasangkot ito sa paglikha at pagpapatakbo ng isang negosyo na may pagtingin ng halaga o kayamanan sa pamamagitan ng pagtiyak at pinakamainam na paggamit ng mga limitadong mapagkukunan. 2. Innovative. Ang mga negosyante ay patuloy na naghahanap ng mga bagong ideya at kailangan niyang maging malikhain. 3. Profit potential. Ang negosyante ay maaring mabayaran sa pamamagitan ng kanyang kita na galing sa operasyon ng negosyo. 4. Risk bearer. Ang negosyante ay kailangang sumugal ngunit sapat na matalino upang mabawi ang panganib na dulot. Types of entrepreneur o mga uri ng negosyante. 1. Innovative entrepreneur. Sila ang laging gumagawa ng mga bagong bagay sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga bagong ideya. May kakayahan silang mag-isip ng mas bago, mas mahusay at makabuluhang ideya. 2. Imitating entrepreneur. Sila ang mga hindi lumilikha ng mga bagong bagay ngunit kaya nilang gayahin ang mga ideya ng iba pang mga negosyante. 3. Fabian entrepreneur. Nag-aalangan sila sa mga pagbabagong gagawin sa samahan, hindi sila nagpapasimula ngunit sisumunod lamang sila pagkatapos nilang mamangha o masiyahan. 4. Drone entrepreneur. Sila ang mga matapat ng paggawa sa iba. Sila ay mga die-hard na konserbatibo at handa na magtiis sa pagkawala ng negosyo. 5. Social entrepreneur. Sila ang mga nagpasimula ng mga pagbabago at nagtutulak ng panlipunan na pagbabago at pagbabago sa iba markang piwety ibang larangan tulad ng edukasyon, kalusugan, karapatang pantao, kapaligiran at pag-unlad ng negosyo. Career opportunities of entrepreneurship. 1. Business consultant. Siya ay may kadalubhasaan sa larangan ng entrepreneurship, siya ay maaring maging isang napakahusay na mapagkukunan ng mga payo sa iba pang mga negosyante at magiging negosyante. 2. Teacher. Na nakapagtapos sa kursong entrepreneurship ay maaring niyang gamitin ang kaalaman sa pagnenegosyo sa iba pang mga negosyante. 3. Researcher. Ang negosyante ay maaring gamitin siya bilang isang mananaliksik ng isang negosyo. 4. Sales. Ang nagtapos sa entrepreneurship ay maaring mag-apply bilang salesman. 5. Business reporter. Ang negosyante na dalubhasa sa kanyang larangan ay maaring magtatrabaho bilang isang reporter sa pagnenegosyo. Maraming salamat po. Sana marami kayong natutunan sa unang lesson natin sa subject na entrepreneurship. Kita-kits sa susunod nating mga lessons.